Makalipas ang isang buwang pagbubukas ng Cannon Road sa trapiko, balik normal muli ang mga negosyo sa tabi ng kalsada. Isa na dito si Julie na balik muli sa pagbebenta ng mga pasalubong. Bagamat napapadalas ang pagbigat ng trapiko, maganda na rin daw ito lalo na't dagsaan muli ang mga turista. Nung nagdaan na linggo lang, nung linggo na ito wala, ang heavy traffic talaga, ma'am. Mga isang oras, matagal. Kaya yung mga umuwi sa Camp 6, oras bago sila nakarating sa Camp 6, ma'am. Madalas din magbisikleta dito si Police Master Sergeant Jorlas Zambrano na madalas naiipit sa trapiko. Ay, sa may part po ng Camp 4 to Camp 5, ma'am, yung papunta ng Camp 5 na, halfway ng Camp 4, traffic na hanggang dito na, ma'am. Sa may Camp 6 yung may landslide. Pero para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko, muling binuksan ng Baguio City Police Office ang mga bakasyon lane na una nang ginamit noong Disyembre sa dagsaan ng mga turista. Layo nitong ilipat ang galaw ng mga sasakyan na papunta sa ibang lugar maliban sa Baguio sa mga alternatibong ruta nang hindi dumadaan sa Central Business District. Nais ng Baguio City Police Office na ipatupad ito lalo na sa pagdaraos ng mga malalaking aktibidad ng Panagbunga Flower Festival. Actually, may magandang naidulot yan. No? At least kasi na yung vacation lane natin, at least madadirect natin yung mga motorists natin na passersby lang sila dito sa Baguio. Kasi marami dyan kasi nadadaan lang na ang pupuntahan dyan is pupunta sa Mountain Province, pupunta ng Benguet, pupunta ng La Trinidad. At yun yung isang pinababantayan natin sa mga kapulisan natin doon sa mga inilagay natin na rerouting scheme natin. Sa ngayon ay may 4 na control points ang itinalaga para dito na tututukan ng Baguio City Police Office ang galaw ng trapiko. Dito sa may Marcos Highway, sa may intersection ng Suelo Village, sa Marcos Highway, mayroong dadaanan dyan na lalabas ka ng Asin, then from Asin, aakyat ka ng Naguilian Road, then aakyat ka ng Takay Road. Then dito naman sa May Kinon, mayroon tayong control points din dyan, yung sa may intersection ng papuntang Luwakan. Pwede ka kasing dumaan dyan, aakyat ka dyan, punta ka ng Janhe, makakaiwas ka sa Central Business District. Kung pupunta ka ng Halsima Highway, dadaan ka ng Tip-Tap, din lalabas ka na ng Tumay. Samantala, naranasan kaninang umaga ang dagsa ng mga motorista sa Cannon Road ngayong long weekend sa pagdiriwang ngayong araw ng Chinese Lunar New Year. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.